Hi guys, sa video ng ito ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin makukuha or mawi-withdraw ang laman ng ating GCash account kahit hindi verified gamit ang ating Shopee account. So kailangan natin dito ng dalawang app, which is ang GCash account and Shopee account. And kailangan din po natin dito ay verified ang ating Shopee account. So all we need to do is panoorin mo ito ng step by step at huwag mong skip para maintindihan mo. So let's start! So ang unang step ay kailangan po nating mag-login sa ating GCash account. So enter po natin ang ating impin. And as you can see, ay meron akong balance dito na 30 pesos na kung saan ay ilalabas natin ito kahit hindi verified ang ating GCash account. So makikita natin dito na hindi po verified ang ating GCash account. Ang next step ay kailangan po natin pumunta sa ating Shopee account. Pindutin po natin itong Me and click Shopee Pay. And yung ating cash in. So hanapin lang po natin dyan ang ating payment center or e-wallet GCash. Click po natin ang ating confirm and mapupunta tayo dito sa ating cash in value. So all we need to do is enter natin ang amount na gusto nating ilabas sa ating GCash account na hindi verified. So kanina 30 pesos lang ang laman ng aking GCash account. Ang gagawin natin dyan ay ilalabas natin ng 30 pesos natin. 29 pesos lang ang i-input nating amount dahil meron siyang 1% admin fee, total of 30 pesos. Click pay now and then mapupunta kayo sa inyong email verification. Click pay and mag-login tayo gamit ang ating GCash number na hindi verified. So ayan, antayin lang po natin ang code na darating and yung password ng ating GCash account. So as you can see, ay may nakalagay dito sa gilid na available balance na 30 pesos. So click po natin ang ating pay 30 pesos. Click proceed natin yan. So ayan, payment successful na po tayo. So as you can see, ay pumasok na nga ang 29 pesos natin sa ating Shopee account. Ang susunod naman na step ay lalabas ko na nga ang aking pera. All we need to do is click send money, send to other e-wallet, transfer to a new e-wallet, and fill upan natin dito ang full name, e-wallet, which is ang GCash, and yung phone number na sisendan mo ng pera para makuha mo ang pinadala mo. So dito guys, GCash account ng aking kaibigan ang pagsisendan ko para makuha ko sa kanya ang 29 pesos. So ayan, successful na po siya. Ganun lang siya kadali guys kung paano nga ba natin makukuha ang ating pera sa GCash account kahit hindi verified. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para lagi kayong updated sa mga latest upload namin. Thank you for watching!